Ito po si Jason sa, kita naman po sa internet ang tungkol po sa tao na yan. Jason sa, arrested. O, lagay natin dito Tingnan po natin. Alam nyo po, siya po ay naaresto noong August 15. Para po sa mga di umano'y kasong estapa, illegal recruitment cases. Pero kinalaunan, siya po ay nakalaya dahil po na-dismiss na yung kaso dahil yung mga complainant niya po hindi na po nag-appear sa korte. At yung natitira po niyang kaso, siya po ay nakapagpiyansa. Kaya meron pong question sa credibility nito pong si Jason sa considering yung mga kaso po na kinaharap niya ay estapa. Ibig sabihin, siya ay di umano yun ang loko ng tao at meron yatang human trafficking pa. Kung hindi tayo nagkakamali, yan naman po ay sa tingin sa ating pagkakaalam tapos na, bagamat dismiss na yan, pero alam naman natin ang dahilan kung bakit po na-dismiss yung kanyang mga kinakaharap na kaso ay hindi dahil siya po ay hindi gumawa nito, kung hindi dahil yung mga complainant niya hindi na po nag-appear or sa madaling salita, hindi na po ipinursu yung kanilang complaint laban po dito kay Jason Sa. Pero, ang hindi katanggap-tanggap sa lahat, yung ginagawa po nitong si Jason Sa na paninira sa kasalukuyang gobyerno. At ang pinaka-worst po dyan, nang siya po ay manira sa ating Pangulong Bongbong Marcos at nagpakalat ng fake news sa mga bagay-bagay katulad po ng si Pangulong Bongbong daw, Marcos daw po ay nagdadahilan lamang at sa katunayan, siya po ay hindi umattend o umattend daw po sa mga pagtitipon, pribadong pagtitipon, pero hindi pinuntahan yung mga bagay-bagay na nire-require daw po ayon sa kanila ang appearance ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya balikan po natin yung post dito ni Sir Benji Contreras. Medyo mahaba-haba lamang po itong hahalukayin ko kasi makailang araw na po iyong naipost ni Sir Benji Contreras. Alam nyo, kahit ako hindi na masyadong nakakapanood ng live streaming ni Sir Benji kasi medyo, syempre, it will take time. Ano? At most of the time, nagbabasa po ako ng mga balita, nanonood ng mga balita. Updated po ako sa mga post nitong si Sir Benji Contreras dahil madami po talaga tayong malalaman ng mga current events, lalong-lalo na yung mga pagbatikos po ng mga walang kwentang tao kay Pangulong Bongbong Marcos. Kayo na po ang humusga kung ito po bang si Jason Sa ay walang kwentang tao. Pero sa mga pahayag kasi nitong si Jason sa mga nakalipas po na araw, talagang hindi po katanggap-tanggap. Alam nyo, ang nagpakalat po ng mga balita ay pinangunahan po ng mga fake news na ito, pinangunahan po ito nitong si Jason Sa na napanood po natin kanina sa hearing sa Kongreso. Ito po, apat na araw po ang nakakalipas, nag-post po itong si Sir Benji Contreras ng mga katagang itong si Tandang Sonsa, nagpapalaganap na naman ng fake news para lang sirain si Pangulong Bongbong Marcos at iangat ang kanyang idol. Kaya pala, ngayon, it makes sense mga tol, kaya pala ganito itong si Jason Sa at todo pagsira sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil yung idol niya na si Rodrigo Duterte ayaw din po sa kasalukuyang gobyerno. Tapos, ito pala, si Jason Sa binabayaran ng 1 million pesos ng SMNI bilang consultant nito simula po nung Marso taong kasalukuyan. O, tuloy ko lamang po ang binabasa po natin ha. FYI, ang wedding ng anak ni Secretary Acusar ay noong December 2, Saturday, samantalang ang announcement ng pagiging positive sa COVID-19 ni PBBM ay noong early morning of December 5, Tuesday. At ngayon, masaya po tayo sapagkat nakita na po natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos bagamat namayat po siya, pero magaling na po sa COVID-19.
Nakaharap na po siya sa pamamimigay ng mga titulo at suporta sa mga kababayan po nating Pilipino diyan po sa may Pasi, Iloilo Province. Ha? Ang tanda-tanda na, sabi dito nitong si Sir Benji Contreras, na at isa pang veteran media practitioner pero tagapagpalagana pa ng fake news. Sa bagay, hindi na pagtatakahan dahil yan ang gawain ng mga DD sheets, fake news peddlers. Pero ang pinakamasaklap, isang milyon pa lang tinatanggap nito monthly. Hanapin po natin dito, hindi ko alam yung eksaktong timeline kung saan po yung mga pahayag na yon nitong si Jason Sa, nang aminin niya ang napakalaking amount na ibinabayad po sa kanya ng SMNI. Inuulit po natin at uulit-ulitin po natin na ito pong si Jason Sa binabayaran po ng SMNI ng 1,000,000 piso para lamang po sa pagiging consultant. Wow, wow, wow. Saan bang bahagi dito yon? Sino ba yung nagtatanong na kongresista kanina, mga tol, nang mapaamin itong si Jason Sa? Kasi medyo hindi ko na matandaan sa dami ng mga impormasyon na nakalap po natin . Hindi ko matandaan kung sino yung kongresista na nagtatanong kanina kung magkano po yung sahod nitong si Jason Sa. Ito na, no? Subukan natin. Ito kasi yung pagsasalita niya rito. Pakinggan po natin ito, mga tol. Ito nga yata yun. O sige, pakinggan po natin. I mean, we cannot say what, we cannot tell her what to say, what not to say, because she's just natin. But surely, Mr. Chair, you tell her to speak as a private person. Or are you admitting here today that you were giving this airtime? Yeah. Sorry, that's not my time, Mr. Chair. Okay. Sorry. Okay. Hanapin ko lamang muna, mga tol, ha? At tingnan natin kung ano po yung mga naging katanungan. Balikan natin yan. Co-production. Marami yung kasing klase ang co-production. Co-production ito na yun, ha? Ulitin natin. Rewind natin. Co-production ng Pian sa Data. I-rewind natin, mga tol, ha? Ang hawak lang ng network ay yung lamang, technical ha? Component. I-rewind ko lamang para talagang hindi tayo fake news. Ayaw natin gayahin itong si Jason Sa na mahilig magpakalat po ng kasinungalingan, pero napag-alaman natin ngayon na napakalaki, 1 million pesos ang kanyang tinatanggap bilang consultant dito po sa SMNI, anaka ng teteng. Mapapaanaka ng teteng ka na lamang talaga. Ito, pakinggan po ninyo, mga tol. Industriya. Ang status ni Ms. Badoy and Mr. Celis sa SMNI ay co-production. Yun ang pagkaka-relay sa akin. Ngayon, sandali na po, pakiklaro ko tayo. Yung pagka-relay sa akin, kinasiguradin mo natin kasi hindi mo natin pwede. Mr. President, ito ba'y talagang co-production? Yes, Mr. Chair. Co-production, okay. Mission Sunday, co-production, okay. So, co-production, marami ho kasing klase ang co-production. Co-production ng gasto sa pagpuproduce ng show, co-production ng Atian Sabel. Angas pa ng datingan niya, no, mga tol? Napaka-angas pa, may mga paganyan-ganyan pa. Tapos, paganon-ganon pa sa harapan ng mga kongresista, napaka-tikas pa ng pagsasalita. Pero nung tanongin na sa sahod, parang basang sisiw. Ha, balikan natin yan, mga tol. Kita, co-production na ang hawak lang ng network ay yung technical component plus the airtime, at yung hawak ng co-producer ay yung content provision. Okay. From itong sa kaso nila Mr. Celis at ni Ms. Badoy, ang responsibilidad ng SMNI, yung TOC, Technical Operations, at saka yung airtime. Ipagano-gano pa . Pagkatapos, kung magkakabentahan, siguro magkakahatian. No? Okay. Pero wala naman benta. Nakikita nyo, mga tol? Pasensya na kayo, pinuputol-putol ko. Gusto ko lang asarin tong tao na to. Ang angos-angos ng dating. Talagang may authority ang datingan sa harapan ng mga kongresista. Di ba? May pagano-ganyan pa siya. Pero maya-maya, parang basang sisiw to, mga tol. Sila,
So, walang hatiin. Ngayon, yung content, dahil sa interactive yung concept ng kanilang programa, tuloy-tuloy yung broadcast. Opo. However, kapag ka merong magkakamali sa broadcast, that is the time we will call their attention and if necessary, we impose the sanction. Okay. Okay. Now, doon po sa tanong kanina ni Congressman Toby Chanco, binago na po natin yung grievance committee. Gumawa na po tayo ng editorial board ngayon at saka ng ombudsman sa loob ng SMNI. So, alimbawa, meron pong observation. Sila ang MAD. Oh, tapos, magsasubmit sila ng complaint. Yan po ay aasikasuhin ng editorial board. Katulad po ng nangyari kay Mr. Celis ngayon na sana ipapaliwanag ko kanina, nung mangyari po yon inimbestigahan. Kaya lang, naudlot yung investigasyon gawa ng dito mismo, inamin niya na meron po siyang pagkakamali. That is why, sanction have to be imposed. And the we have now the official sanction which we can provide the committee with what the actions taken by SMNI. Alam niyo mga tol, pasensya na kayo ha. Ito talaga ang pinakamagandang halimbawa, yung nangyayaring hearing dito sa Kongreso. 'Di ba? Habang nagsasalita ka, lalo mo lamang pinapahamak ang iyong sarili. Less talk, less mistake. Pero hindi nila magawa kasi tinatanong po sila ng mga kongresista. At habang nagsasalita, ito po mga resource person mula sa SMNI, lalo po silang napapahamak. Para Celis is concerned, which is suspension. How long? Bigyan niyo na kami ng kopya. Ang tikas-tikas ng copy, Mr. Jason. Eh. Opo, Mr. Sonsa. Opo. Hindi po ka. Ilan taon na ba tumatakbo itong programa na? Malapit na. Malapit na. Mga... Maybe 2 years na, no? Okay, may tanong po ko. Opo. Kung yun ay co-production at ang oras... Napakaganda ng tanong na ito ni Congressman Gus Tambunting eh. It makes sense talaga. 2 taon ka mahigit sa programa, hindi ka sumasahod, paano mo masusustain yung programa? Na ikaw bilang provider ng mga technicals, kailangan mong gumasta. Tapos yung mga mismong host, hindi sumasahod, hindi kumikita. Oh, pero alam naman natin na merong monthly 100,000 pesos. Talagang galante ang SMNI. Ang sarap pala sa SMNI. Maging anti-PBBM ka lang, sasahod ka na ng malaki. Nak ng teting na yan. Sino ngayon ang mga bayaran, mga DDCs? Sino ngayon ang mga bayaran? Nak ng teting kayo. Ilaw ang airtime sa inyo. Opo. Ang talent, sila. Ang content, sila. Opo. At silang anchor. Co-production eh. Opo. Co-production. Doon tayo ha. Opo. Kasi tama kayo, marami iba-iba co-production. Question. 2 years na tumatakbo yung programa. Hmm. Walang kita. Oh. Hmm. Paano po sila? Paano kasi nga po ganito, yung konsepto ng... Paano sila nakakapag-tiis ng 2 taon na wala silang benta, pero araw-araw banat sila ng banat? Napakahirap talaga kasi unawain nun mga tol eh. Kaya nga ako, nagpapasalamat ako sa inyo eh, kasi nasusustain ko yung programa natin dahil nandiyan po kayo. Kapag ka wala na pong nanonood kay Top 1, matitigil na po ang programa ni Top 1 kasi kailangan kong kumita. Pero biruin ninyo, 2 taon mahigit, hindi kumikita yung programa, pero nagpapatuloy sa ere. Anong meron? Banat po nila, hindi ko masasagot. Okay. Hindi, pero pag sabi nagkatrabaho po sila, yun po ibig sabihin. Ngayon, doon po sa ano? Nagkatrabaho po sila. Kung titingnan po ninyo yung konsepto ng pagtatayo ng SMNI, eh talagang para sa bansa. Sagutin na po dapat. Paano po niya nagagawa yun? Yun ang tanong ko kasi. Parang nababasa ng CCU si Jason sa, di ba? Kanina, ang angas ng datingan niya. May paganyan-ganyan pa siya, oh. Tapos, nakaganon pa yung kamay sa kaliwang tuhod yata yun, eh, no? Habang nagsasalita na kala mo, talagang may authority, eh, sa harapan ng mga kongresista. Pero ito ngayon, panoorin nyo, yung mukha nitong si Jason sa parang unti-unti ng basang sisiw. It does not make sense. Co-prod. Si co-prod, pero
sa kanila oras. Pag sinabi co-prod, hati eh. Oras sa kanila, ilaw, lahat sa inyo, technical, sila talento at saka content. Yun lang. Opo. Okay? Kasi doon naman kayo nagtatago doon sa waiver. Eh. Alam ko naman kung sa kayo pupunta. Pero sige, that's doon mo tayo sa issue ng co-prod. Na pinapalabas nyo, co-prod to, ergo, hindi namin sagutin kung anong sasabihin nila. Kasi co-prod eh. Nagtatago kayo. Mm-hmm. Hindi nyo tinawag black timer, hindi nyo tinawag iba. Ang sinabi nyo, co-prod. Okay. Benta, hati. 2 years, walang benta. Sila po, wala po. In short, wala sa income. Opa. Hindi po kaya pinapaswerdohan ng SMNI sila. Kaya nabubuhay sila mas sila walang revenue. Sweldo, wala akong alam na sweldo. Hindi. Kung honorario... Hindi. Can we, SMNI, can you please answer? Kung sweldo ba siya sa inyo, hindi? Mr. Chair, point of clarification. Yes. Yes. The Honorable, yes. Before that, the Honorable Gomez was wanted to be acknowledged. But before that, sumisweldo ba o hindi? Attorney, talent, talent fee, Mr. Chair. Meron. Talent fee, talent okay. Sweldo. Okay. Isang dandibo. Yes, Mr. Chair. Isang sigurito. Per our co-production agreement, okay. And the copy of the co-production agreement is already with the committee, Mr. Chair. Okay, the Honorable Gomez and the Honorable J.J. Suarez. Mr. Chair, would it be possible that the President answer your questions? Okay. Kasi siya yung talaga na, dapat nakaka-oversee ng lahat ng operations ng network. Hindi mo naman tinatapon sa consultant mo lang yun. Consultant, binibigyan ka na ng... Magaling din yung observation ni Congressman Gomez, ha? Talagang, yung mga artista dito sa Kongreso, magagaling, sa totoo lang mga tol. In fairness, ha? Yung mga artista sa Kongreso, magagaling. Si Dan Fernandez, magaling magtanong. Itong si Congressman Gomez, maraming beses din natin sa napagkakataon na nakita po itong magaling pagdating sa hearing. Eh, yung nasa Senado kaya, ano sa tingin ninyo? Ito, nagpwede mong gawin ba? You know, if your day-to-day operations, it should be the person who should answer you. Yeah, he's the responsible person of that network. Thank you very much, the Honorable Gomez. The Honorable J.J. Suarez. Yes, thank you very much, Mr. Chair. Actually, I do share the sentiments of Representative Gomez regarding the who should be the one to answer. With respect lang dito kay Mr. Sonsa, sir, you mentioned earlier that you're serving as consultant for SMNI. Si Congressman Suarez yata pala nagtanong. Nakalimutan ko na kanina. Mas naging interesting kasi yung tandaan yung 1 million pesos. Ito na, Jason Sa. Ano ngayon ang mukhang iyaharap mo sa harapan ng publiko? Napakalakas mong manira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakakabwisit ka sa totoo lang eh. Eh, may edad ka na kaya hanggat maaari, ayaw ka na sana naming patulan eh. Pero hindi ka tanggap-tanggap itong nalaman namin. 1 million pesos. 1 million pesos monthly para sa isang network na wagas kong manira sa kasalukuyang administrasyon, particular sa House of Representatives. Yes, sir. Yes. Sir, when did you begin your consultancy with SMNI? Just recently, Mr. Chairman. Just recently. How long? How long ago, sir? Yan, just recently. Ah. Yan na. Parang basang CCU. Si Jason Sa. Mga DD shit vlogger, paano nyo ngayon ipagtatanggol itong si Jason Sa nyo? Ah, paano nyo ngayon ipangangatwiran sa harapan ng publiko na meron siyang 1 million pesos monthly na tinatanggap sa SMNI? Sige nga! Ilabas nyo yung mga pinakamagagaling na vlogger nyo ngayon at pangatwiranan ang 1 million pesos na tinatanggap bilang consultant. Okay lang sana eh. Kung siya bilang consultant, hindi naninira sa kasalukuyang gobyerno. Pero hindi eh. Every now and then, daily, on the daily basis, itong si Jason Sa, puntahan nyo ang kanyang Facebook page. Laging naninira. Hindi ko lang talaga tinatalakay dito yan mga tol. Kasi para sa akin, itong mga tao na ito, mga irrelevant po ang mga ito. Kaya hanggat maaari, hindi ko sila papansinin. Ganun pa man, pumutok ang balita nito. Sige, pagpiestahan po natin. Nang sa ganun, baka maniwala na ako na talagang maraming nalokong tao ito. Kasi ang naging kaso nito, multiple staff eh. Tapos ngayon, tumatanggap pala ng 1 milyong piso. Nak ng teteng na yan. Mr. Sonsa. Yeah. Akin lang po? To be exact, March 20. March 20. March 20. April, May, June, July,
August, September, October, November, December, magde-December 20 na. 9 million pesos, mga tol. Tumataginting na 9 million pesos ang kinita nitong si Jason sa. Do you have any documents that could attest to your Yes, Mr. Chairman. Can you please submit this? We will submit it, Mr. Submit it off before the day ends. We will. Thank you very much. And as consultant, Mr. Sonsak, would you be kind enough to share? Yeah, na. Are you receiving any monetary benefits from SMNI? Napakagaling mo, Congressman Suarez. Napakagaling mo talaga. Ano? Ang daming pikon na pikon ngayon dito kay Congressman Suarez. Pero napakagaling mo, natumbok mo yung kinakailangang malaman ng taong bayan sa napakaisang simpleng kaparaanan at katanungan lamang. Biruin mo, napakasimple lamang nung tanong niya, no? Would you be kind enough na i-share dito sa committee kung magkano yung tinatanggap mo? Oh, parang basang sisiw si Jason sa mga ton. Tanimik, hindi nakasagot kagad. Yes, Mr. Chair. Ayan na. Would you be kind enough to detail to us how much you're receiving? Biglang yung pagkakaupo sa upuan eh. Nagpaparang ganito na mga tol. Alam niyo yun, pagka hindi ka mapakali sa upuan mo, di ba? Samantala kanina nung tinatanong siya ng mga kongresista, talagang antikas, broadcaster na broadcaster ang dati yun eh, no? May mga hand gesture pa, nakala mo, may authority eh. Pero nung tinanong na ni Congressman Suarez, napapagano na sa upuan, anak ng teting na yan. The record would speak for itself, Mr. Chairman. Ayaw mo pa sagutin, ha? Tell us, since there's a record, just tell us. Yan na. Sizable lang mga Mr. Chairman. Oo. Which is... Anak ng teteng mga tol, natatawa talaga ako. Napapatingin na sa dokumento na wala naman doon ang kasagutan. A million. How much? A million. Per month. Yes. Thank you very much. So if the documents are there, Mr. Sonsa, can you... Umingay sa Kongreso. Okay. Mr. Sonsa, since the documents are there, can you be... Umingay sa Kongreso, nagulat ang lahat mga tol. Grabe! Magkano ang sahod ng Pangulo ng Pilipinas? 435,000 pesos, more or less 450,000 pesos monthly. Sahod ng Pangulo ng Pilipinas. Yung mga finance officer, sumasahod around 1.2 million above. Katulad po ng mga, katulad ni Secretary Joke, no? Kasi talagang malaki po ang bayaran sa mga ganong expertise po nila. Million po talaga sahod niyan. Pero para sa isang consultant, na alam naman natin kung ano ang katangian itong si Jason sa, babayaran mo ng 1 million pesos? Babalik tayo doon sa sitwasyon. Ha? Nire-respeto natin kung siya ay consultant. Okay lang yan, kasi meron siyang expertise di umano sa broadcasting. Pero ang hindi katanggap-tanggap sa kanya, consultant ka ng SMNI na nagpapakilalang truth that matter. Ayun ba yung ano nila, truth that that matters? Yung kanilang motto, truth that matters. Pero ikaw mismo na consultant ka, nagpapakalat ka ng fake news. Anak ka ng teteng. Kaya salamat talaga dito kay Congressman JJC Suarez. Nalaman po natin na 1 million pesos ang sinasahod o binabayad ng SMNI dito po kay Jason sa. Silence is requested. The Honorable JJ Suarez has the floor. I think you referred to some documents that you were looking at, Mr. Sonsa. Can you please furnish the... Yes, we will. Yes, okay. Because we just wanted to determine whether your consultancy and how long you have been a consultant. Kasi we've been having these hearings for the past 3 weeks at ngayon lang po kayo lumitaw kaya medyo nakakagulat po ang pagdalo ninyo sa committee ba. But nevertheless, marami salamat po sa mga... Ang lakas kasi ng loob mong dumalo pa sa committee. Ha? Hindi ka naman yata invited dyan. Kahit sila, nagulat sila eh. Anong pleasure ng pagsasalita nitong si Jason sa... Tinanong siya kanina eh. Doon sa mga previous instance, bakit siya nagsasalita? Ano ang kanyang authority para magsalita on behalf of SMNI? O dahil yan... Sa iyong kayabangan
Nalaman tuloy ng taong bayan ngayon na bayaran ka bilang one bilang consultant ng nagkakahalagang 1 million peso. Saan kaya kinukuha ng SMNI yung ibinabayad sa kanya, no? Napakalaking halaga nun. Ibinahagi ninyo. Thank you very much, Mr. Chair. Chair. Oh, ayan ha, napanood na po natin yung ebidensya. At baka sabihin na naman ng mga DD sheets, eh paninira na naman yan. Wala pong paninira dito sa programa po namin kami ginagawa. Balita po yan. Napanood po yan ng buong mundo kanina sa ating live streaming na isinagawa. More than 1,000 ang nanonood sa iba't ibang channels na nakikita po natin. Thousands ang nanonood. Ipagpalagay natin, million Pilipino ang nakapanood na inamin itong si Jason sa na 1 million pesos ang binabayad sa kanya ng SMNI. Ang tanong ko sa inyo ngayon, mga DD sheets, sino ngayon ang bayaran? Ha? Sino ngayon ang bayaran? Lapit ko mukha ko. Ha, mga DD sheets, sino ngayon ang bayaran? Kasi, sa aking pagkakaalam, wala akong kilalang PBBM vloggers eh, na mga bayaran. Wala, lalong-lalo na ako. Tingnan nyo naman, nandito lang ako sa bahay namin. Hindi ako pumupunta kung saan-saang associations. Ha? Merong ang Christmas party nung isang araw, di ko pinuntahan eh. Kasi kontento ako sa ginagawa ko. Kontento ako sa mga nanonood sa akin. Kontento ako sa binabayad sa akin ng Facebook at saka ng YouTube. Kapag ka hindi na ako binayaran ng Facebook at ng YouTube, ititigil ko ito. Siyempre, kailangan kong maging practical. Pero hindi matatapos doon yung pagsuporta ko sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ano yung mga hinahangaan ninyo? Yung pinagtatanggol yung si Jay Sonsa, na akusahan ng samut-saring krimen. Tapos ngayon, malalaman sa harapan ng publiko, binabayaran ng SMNI, 1 million piso kada buwan. Sino ngayon ang bayaran? Mga anak ng teteng kayo, bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay mga tol, shoutout muna tayo ha.